episode at pereviewin natin ang pagkain sa Marugame Udon at susubukan natin ang kanilang pagkain. So, I'm getting away now ngayon sa kamatid. Kaya, let's check this video out. Get over and subscribe. Sana rin yung follow by social media. Tara! January 19, nagpunta ako sa Makati para sa aking second dose ng vaccination. At dito, nakita kami ulit ni Lyn at kami kumain sa Marugame Udon. At matagal na itong nire-request at tumungo kami sa Glorieta kasama ang kaibigan niyang si Glen para tikman ang kanilang mga pagkain. So ayun na nga, nandito tayo ngayon sa Marugame Udon. At good news, bakuna ko lang ngayon, so fully vaccinated na ako. At makakagawa na tayo ng mga bagong adventures sa mga susunod pang mga episode. So ito ngayon sa food trip natin ngayon, may mga kasama tayong mga guests. So kaway kayo mga kaibigan, sama ko si Lyn at saka si Glen. Kaway kayo dyan. So yun, at re-reviewin namin ang mga iba't iba nilang pagkain dito sa Marugame Udon at hopefully ma-enjoy nyo to. Tara! Ang in-order ko ang beef on tama bukake udon at ang regular size is nasa 210 pesos. Samantala si Glen ay in-order naman ang beef udon na ang regular size ay nasa 185 pesos. At si Lyn ay ang in-order naman ang chicken karage na nagkakalaga ng 60 pesos. Ang Marugame Udon ay nag-i-specialize sa mga Japanese authentic sanuki udon which na naiiba sa mga Japanese udon noodles sa kanilang lasa at ang texture. Ang sanuki ay region sa Kagawa Prefecture sa Japan na kilala sa paggawa ng udon noodles. At ang restaurant na ito ay dinala ang kanilang kilalang putahe sa Pilipinas. So ito yung in-order ko, yung beef udon bukake. Sa pangalan pa lang, naku-curious na kung ano lasa itong pagkain ito. Medyo iba yung tumatal ko sa utak ko pag bukake yung inisip ko. Pwede na! So yun, syempre ang unang impression ko dito sa pagkain na ito ay beef ang sangkap nito. At saka udon yung sangkap niya. So yung egg niya, makikita nyo raw siya. So subukan natin kung ano lasa niya. So, banan natin ngayon siya. Pangat nga lang nung angulo kasi parang, ano mo yun, limited yung angulo ng camera natin. Tsaka maliit lang yung frame. Tsaka nakakagulo dito yung ano eh. Itong parang barrier sa harapan ng ano, yung barrier natin. Nakakagulo siya kaya hindi ko makakakuha ng magandang angulo sa pagkain nito. So, anyways, subukan na lang natin itong pagkain nito ha. Ay puli ay tanda kay Mas. Yung beef, tender siya. Malambot. Saka flavorful. Talagang napaka-chewy niya. At mag-e-enjoy talagang kainin yung beef. Tapos, ito kaya, tikpan natin itong ano, yung udo nila. Yung udon niya, chewy din. Medyo malambot siya. Tsaka ano siya. At ano may lasa siya. Medyo manamis-namis ng konti para sa akin. Interesting. May tikman natin yung sabaw niya kung ano yung lasa. Okay, yung sabaw naman niya, sakto lang, hindi siya maalat, parang may pagka ano siya eh, namamayani yung Japanese flavoring niya. So may pagka konting alat na may pagka kalo siya na matamis. Saka lumalasa dun sa sabaw yung karne ng baka, kaya masarap siya. Pagkatapos,
Yung egg, yung dinuro ko siya dito, tinalo ko dun sa soup. Mas lalo siyang maging malasa, napaka-flavorful niya. Actually, first time ko lang nakatikim ng udon, kaya parang medyo iba yung experience, hindi katulad ng pagkain ng ramen. Kasi ako fan ako talaga ng ramen, at kapag makain ako ng ramen, nahihilig talaga ako. With this udon experience, masarap siya. So ngayon naman, tatanungan natin ng mga kasama natin anong masasabi nila sa mga kinain nila. So let's start with Glenn, anong masasabi mo sa kinain mo? Sarap. Ah, oh, yun, naubos niya, oh. So ano yung ano, parang ano mo masasabi mo sa kinain mo? Ano yung lasa, ano yung masasabi mo sa meat? Yung dito doon kasi, kung hindi ka mahilig sa sobrang explosive yung lasa, mellow lang siya. And at the same time, yung noodles niya, malambot and tender. Something that you would expect sa isang udon. And then yung meat, definitely napakalambot. Yes. Expected kasi parang udon. Pero ano, tapos yung soup is the food. Yun yung parang buhay kasi ng isang ramen. O yung isang udon. Yes. Kasi yung kanina yung tagura, yung kakiyagi, yung ulay. Yun kasi lagi, yun yung pambato nila dito. The best. Lyn! Ano masasabi ko sa kinain natin ngayon? Okay lang. Ganyan ka naman lagi. Ano masasabi ko sa ano sa mga kain mo? Alam ko mahilig kang kumain eh. Diba? Nakakabusog. Ano pa? yung malambot ba yung meat? Ano masasabi? Matamis ba? Di bale, kinitikmik ko nyo kanyang tayong panloso, di ba? So yun, ano pa? Yung ano mo, ano yung, kamusta man yung rice na kinain mo? Mabigat ba sa dyan? Yung rice ba siya talaga? Oo. Yung rice bakanin. Kaya nga, rice bakanin. Glenn, ikaw, alam ko, may natutunan ako sa'yo kanina eh, yung about dun sa mga noodles. So, yung mali, sabi mo nga, yung ano tawag dito, yung udon is gawa sa ano siya, no, sa rice, tama ba? Gawa siya sa rice, tapos, there's two types of ramen. Well, actually, soup na noodles. There's gonna be the udon, then there's gonna be the soba. Yeah. So, yung soba, yung gawa sa flour. Like, ito, udon. Kaya siya bouncy, tsaka mataba. Kasi, rice kasi siya. Kaya siya parang, manin, ang nilagyan sa puso. Parang malamit, tapos, kumahal. Kaya pala in a sense nung kinakain ko kanina yung order ko, parang alam mo yung bigat sa tiyan. Bigat talaga yun. Pero do para siyang alam mo yon, ang malambot siya, tapos parang alam mo yung halo ko parang candy na matamis ganun. So yun. Tsaka para sa akin ah, parang siyang ano, alam mo yung balagkit na kumakain ka ng kanin ganun. Kasi ako fan ako ng ramen sa totoo lang eh. Tapos yung sa mga ramen, pansin ko light naman siya, pero yung napansin ko to parang sinuntok din siya po kahit regular lang yung serving. Ganun. Diba? Pero yun, sa overall naman experience mo dito, Glenn, ikaw, ano masasabi mo to sa kinain mo? Binabalik ko dito ko to eh. Favorite ko talaga yun. Ah, okay. Nabes talaga. Well, anyways, nagpapasalamat ako dito kay Lyn at saka kay Glenn kasi talagang nire-recommend nila po sa akin eh na kumain daw ako dito at gawa ko daw ng video. So, ayan, as a request ninyo, nagpapasalamat ako. Ayan, tubukan na natin itong mga pagkain dito sa ano, Marugame Udon. So, I would like to thank all of you sa ano, recommendation nyo at saka sa pagsali nyo sa video na ito. So, yun. Guys, please do visit my official website, ReaperRocker.wixsite.com/home. On this website, you will see all my past episodes of Reaper Rocker, and also I posted some of my blogs there. If you want to check out about news in the music scene and reviews, please do visit my site. And also, I also share some of the previous events that I have attended. There are a lot of galleries there, so you would enjoy it. So, please do visit the website ReaperRocker.wixsite.com/
home. So, kita-kita tayo sa susunod na episode ng ReaperRocker. So we'll see you again in the next episode. Rock on!